Sa ngalan po ng aking mga kasamahan at mga kapatid na pari, mga brothers, at seminarista ng Society of St. Paul, nais namin kayong i-welcome sa atin pong gagawing pagninilay sa pitong wika ng Panginoon. At gaya na sinasabi namin kapag nagsisimula ang aming programa sa telebisyon sa Sambuhay, pinagpalang buhay, mga kasambuhay. Pwede niyo ba sabihin yan sa inyong katabi? Pinagpalang buhay, mga kasambuhay. Alam niyo po, maraming beses na siguro nating narinig ang mga salita ng ating Panginoong Hesukristo na sinasabi niya, "If you want to be my disciple, kung gusto mong maging tagasunod ko, maging alagad ko, take up your cross and follow me." Ang krus ay hindi lamang para kay Kristo, ang krus ang siyang tanda ng sino mang sumusunod kay Kristo. Ang krus ang tanda ng pananampalataya ng isang Kristiyano. Sa ating mga simbahan, yan din po ang ating inilalagay na tanda ng atin pong pagkakristyano. Kapag ang simbahan, ang pagtitipon ay isang kristyanong pagtitipon, ito'y nagsisimula palagi sa tanda ng krus ng ating Panginoon. Di po ba? May nakita na ba kayong simbahang kristyano na bituin ang nasa itaas? Siguro kung Pasko, no? Pero ang krus ang palaging mananatiling tanda ng pananampalataya. Ngayon, tayo po ay nasa isang napakagandang panahon. Naghahanda tayo para sa 500 years ng pagdating ng krus sa Pilipinas. 500 years ang pagdating ng Christian faith sa Pilipinas at ito'y magaganap sa taong 2021. Tama. Kaya sabi mo sa katabi mo, huwag kang mawawala. Isang malaking selebrasyon ang ating gagawin, isang dakilang hubileo bilang isang bayan sa 2021. Tayo po ay nasa ika-anim sa siyam na taon na nobenaryo papunta sa 500 years na yan sa 2021. At sa taong ito, ang focus ng atin pong nobenaryo bilang simbahang naglalakbay patungo sa ating hubileo ay ang mga pari at ang mga consecrated persons bilang agents of renewed evangelization. Yun ang tema ng taong ito. Year of the priest and of consecrated life as agents of renewed evangelization. Dahil po dyan, sa ating pong pagninilay sa krus at sa pitong wika ng Panginoon sa krus, nais nating iugnay ang mga salita ni Jesus sa buhay ng pari, sa buhay ng mga naglalaan ng kanilang panahon at pagkatao bilang mga consecrated persons. Tayo po'y pangungunahan sa araw na ito sa pagninilay sa pitong huling wika ng Señor Jesus Nazareno sa krus, ng pitong paring Paulino, mga members po ng Society of St. Paul, na magbabahagi sa atin kung paano ang kanilang naging paglalakbay at kwento ng bokasyon ay nagpapahayag ng pitong wikang ito. Yung iba siguro sa inyo marahil ay nagtatanong, bakit puro pari? Bakit walang madre? E consecrated din naman ang mga madre. Totoo po yun.
Pero natural lamang po ng mga pari ang maglalahad at magbabahagi ngayon sapagkat ito po ang aming produksyon. Produksyon ito ng Society of St. Paul. At siyempre po, ang mga paring ito hindi lang naman mga pari. Sila rin ay relihiyoso. Kaya sa mga paring ito ay magsasama ang dalawang identity. Ang identity ng pari at ang identity ng isang consecrated person. Sana po ang hapong ito ay maging mabunga sa ating pagninilay, maging mabunga sa ating mga pananalangin. Maraming salamat sa iyong pagdalo at pagpalain kayo ng ating Panginoon. The first word. When they came to the place called the Skull, they crucified Jesus and the criminals there, one on his right, the other on his left. Then Jesus said, "Father, forgive them, for they know not what they do." Labas na ito, kaya sisikapin kong hindi kayo makatulog sa aking first sharing. Nais ko pong magsimula sa aking kwento ng buhay bago ko ordinahang maging pare. Kilala ko ang aking sarili bago ko inordinang pare. Maiinitin ang ulo ko, madali akong sumiklaw, at pag ako'y nagalit, nagtatanim ako ng sama ng loob. Hindi madali sa akin ang magpatawad. Alam ko na yon, alam ko ang aking kahinaan. Aware and conscious ako sa ganitong sitwasyon. Kaya, bago ko ordinahan, ito ang aking ipinagdadasal sa Panginoon. Paano po kung ako'y maging pari at ganito rin po ang aking magiging kaisipan at damdamin? Paano ako magiging mabuting pari kung ako'y nagtatago ng sama ng loob sa aking puso? Paano ako magiging mabuting pare kung mahirap sa akin ang magpatawad? Paano ako magiging mabuting pare kung iisnabing ko yung mga taong umaaway at kumukontra sa akin? Lord, anong klaseng pare ako kung ganito din lang ang ugali ko? At bago noong kami ay naghahanda para sa aming ordinasyon, sa aming 8 araw na pagre-retreat, talagang lumuhod ako sa ating sa harap ng ating mahal na Panginoon at nagmakaawa ako sa Kanya. Panginoon, pag ako po'y naging pari, ako po'y uupo sa kumpisinaryo, sa kumpisalan, at ako po ay magpapatawad sa mga kasalanang ikukumpisal sa akin. Tulungan mo ako, Panginoon, sapagkat paano ko maibibigay at paano ko maipagkakaloob sa mga nangungumpisal ang pagpapatawad kung ako mismo ay hindi marunong magpatawad sa mga taong nagkasala sa akin. Talagang ako'y nagmakaawa sa ating mahal na Panginoon. Tulungan mo po ako sapagkat kailangang dumaloy sa aking pagkapari ang pagpapatawad. Ang iyo pong pagpapatawad ay dadaan sa aking puso at kalooban. Kaya tulungan mo ako, Panginoon, na matuto akong magpatawad, lumimot sa mga kasalanang ginawa sa akin, upang malaya at maluwag
nadadaloy sa akin ang pagpapatawad na ibibigay ko sa sino mang mangungumpisal. At nangyari ang aking ipinagdadasal. Di niyo po na itatanong, 34 na taon na akong pari. At sa mahabang panahong ito, halos 3 dekada, maraming beses akong nasaktan at nasaktan ng labis. Grabe sa God. At talagang hirap ako kahit ako'y pari na ako't lahat. Nahihirapan pa rin ako na magpatawad. Nahihirapan akong mawala sa puso ko ang sugat at ang hapdi na tinamo ko sa mga taong nagkasala sa akin. Nangyari ang aking inaasahang mangyayari sa akin na darating sa buhay ko na may mga taong magkakasala sa akin, gagawa ng hindi tama. At ito ang magiging malaki kong problema. Paano ko magagawang magpatawad? Lumimot sa mga taong nagkamali at nagkasala sa akin. Natatandaan ko kung sino pa yung taong tinulungan mo at sinikap mong tulungan dahil nangangailangan sila. Sa bandang huli, nang hindi na nila matanggap at makuha ang inaasahang tulong sa akin, ako pa ang lumabas na masama. Meron akong isang karanasan na talagang hindi ko malilimutan. May humingi sa akin ng tulong sapagkat siya'y gagraduate na sa kuleyo dahil wala talaga siyang pagkukunan dahil ang kanyang magulang ay separated. Tinulungan ko siya. Aba, nakagraduate na't lahat. Hindi pa tumitigil ang paglapit. Sabi ko, hindi na kita bibigyan. Tapos ka na, nakagraduate ka na. Nag-check. Nag-background check ako. Yung pala, niloloko lang ako. Hindi pala totoong nag-aaral. Ginagawa lang palang, pinagagawa lang niya sa Raon o doon sa Quiapo ang kanyang mga grades. At sa bandang huli, nung hindi na ako makapagbigay, ginawa pa ako ng istorya. Napakabigat sa dibdib dalhin. Anong klaseng tao ito? Tinulungan mo na't lahat. Wala kang hinihinging kapalit kahit ano. Ganito pa ang gagawin sa'yo. Wawalang yain ka pa. Kita niyo, naalala ko pa dahil ako'y labis na nasaktan. At meron talagang mga taong ganon. Tinulungan mo na't lahat, ginawa mo na ang magagawa mo para sila'y tulungan. Sa bandang huli, ikaw pa rin ang may kasalanan at gagawang ka pala ng kasaysayan kung hindi nila makukuha ang gusto nilang makuha sa iyo. At sa inihaba-haba ng panahon ng aking pagkapari, maraming din po akong beses na nasaktan. At mas sakit para sa akin na kung sino pa yung taong malapit sa akin, yung itinuturing kong talagang aking kaibigan, ang sila pa ang magkakasala at tatalikod sa akin. Dumating ako sa punto na naranasan ko yon, ang pinakamapait na karanasang aking naranasan bilang pari, yung hindi na iba sa iyo ang gumawa ng kasalanan. Kaya napakabigat dalhin sa dibdib. At hindi madali ang isang paring relihiyoso na ikaw ay gawing superior ng isang community. Mahirap ang magpaayos at magpatakbo, lalo na ng isang malaking community. Inihanda ko ang sarili ko mula nung tanggapin ko ang tungkulin na ako'y masasaktan. Masasaktan hindi lang minsan, paulit-ulit na masasaktan. At sa bawat pagkakatang ako'y nasasaktan, tumitimo sa aking puso at natitira sa aking puso
ang hinanakit at sama ng loob. Alam niyo po, mga kapatid, ang higit na nakatulong sa akin, ang lagi kong pagpapaalala sa aking sarili na ako'y pari, una at higit sa lahat. At dahil sa ako'y pari, ang pagmamahal, ang pagpapatawad ng Diyos ay kinakailangan kong dalhin sa aking pagkatao. At itong pagmamahal at pagpapatawad ang aking ibibigay sa bawat sino mang tao na mangungumpisal sa akin. Sa madaling salita, bago ko magpakumpisal ay ipinagdadasal ko sa Panginoon na alisin sa aking puso at sa aking damdamin ang sama ng loob, lalo na yung mga nakatago at nakatanim dito sa loob, sa kaloob-looban, upang ako'y maging karapat-dapat na maging instrumento ng pagpapatawad ng Panginoon. Sapagkat sa aking sarili, sinasabi ko na paano ko maibibigay ang pagpapatawad kung ako mismo ay isang taong hindi nagpapalaganap ng pagpapatawad sa aking kapwa. Ito po ang una at higit na nakatutulong sa akin, ang paalala sa akin bilang pari na ako ay instrumento ng pagpapatawad at sa makatwid, ako ay una at dapat na laging magpapasalamat. Ikalawa, lagi kong itinatanim sa aking pag-iisip at lagi kong tinatandaan na ang pagpapatawad ay gawang kabanalan. Pagkat ang tao lamang na may pagmamahal sa puso ang kayang magpatawad at lumimot sa kasalanan ng iba. Tanging pag-ibig ang una nating kailangan para tayo ay makapagpatawad. Kaya, hindi naman magiging mahirap para sa atin ang magpatawad kung ang mananaig sa ating puso ay pag-ibig at pagmamahal sa ating kapwa. Inuulit ko, ang pagpapatawad ay gawang kabanalan at ito'y magagawa lamang ng isang taong may pag-ibig sa kanyang puso at kalooban. Pangatlong bagay na ating pong tatandaan na sa aking palagay ay makatutulong sa atin ay hilingin natin sa ating mahal na Panginoon. Yung tinatawag na the healing grace of our Lord Jesus Christ. Kaya po tayo, hirap magpatawad ay sapagkat nasaktan tayo ng labis, nasugatan ng ating puso at damdamin, at ang sugat na yon ay nag-iwan ng napakalalim na peklat. Na peklat na hindi pa gumagaling. Mahirap para sa atin ang magpatawad hanggat hindi humihilom at nagagamot ang sugat sa ating puso. Kaya, tayo'y magdadasal, hihingin natin sa poong may kapal, hilumin ang sugat na naririto sa ating puso. Pagalingin ni Lord ang ating mga sugatang damdamin at ang ating nadurog na kalooban. Pagalingin ni Lord at kapag gumaling na tayo mula sa ating nakalipas at nakaraan, unti-unti, madali tayong makapagpapatawad. Ito po ang dahilan kung bakit maraming hanggang ngayon ay hindi makapagpatawad. Mismong magulang, mismong kapatid, mismong best friend ay hindi napapatawad. Bumilang ng buwan, bumilang ng taon, lumipas ang okasyon pero hindi makapagpapatawad. Isa lang ang dahilan, pagkat ang sugat ay hindi pa gumagaling sa kanyang dibdib at kalooban. Kailangan hingin natin kay Lord pagalingin ang sugat sa ating puso saka pa lamang tayo makapagpapatawad. Huwag mong hingin kay Lord na makapagpatawad ka kaagad. Hingin mo kay Lord, pagalingin ka muna sa sugat na iyong tinamo.
panalangin. Panginoong Jesus, Panginoon ng pag-ibig, ng walang hanggang awa at pagpapatawad, hipuin mo ang puso ng bawat isa sa amin dito. Palambutin mo ang aming mga pusong pinatigas ng mga nakalipas na karanasang aming pinagdaanan. Hilumin mo ang sugat sa aming dibdib at sa aming puso at bigyan mo ng daan ang aming puso na magsimulang magpatawad, lumimot at magbigay ng pagkakataong maibalik ang magandang pagsasamahan. Tulad ng iyong sinambit, Ama ko, patawarin mo sila pagkat di nila alam ang kanilang ginagawa. Tulungan mo kami, Panginoon, upang maisakatuparan ang iyong unang utos at ang unang salita. Amen. The second word. Now, one of the criminals hanging there reviled Jesus, saying, "Are you not the Messiah? Save yourself and us."
The other, however, rebuking him, said in reply, "Have you no fear of God? For you are subject to the same condemnation. And indeed, we have been condemned justly, for the sentence we received corresponds to our crimes. But this man has done nothing criminal." Then he said, "Jesus, remember me when you come into your kingdom." He said, he replied to him, "Amen, I say to you, today you will be with me in paradise." Ako po si Father Rollin Flores ng Society of St. Paul. Ang tawag po ng marami sa akin ay Father Tucci. Pero bininyagan akong Jose Rollin. Kasi nung unang panahon, nung panahon ng mga lola ninyo, hindi binibinyagan ang isang bata kung ang pangalan niya ay hindi pangalang Kristiyano. Hindi ko rin kasi alam hanggang ngayon kung saan nahagilap ng tatay ko yung pangalang Rollin. Kaya kailangan may Jose. Pero nung ako ay mag-profess ng vows for the first time in 1991, ay kinuha ko naman ang pangalang John Rollin Marie, galing dun sa pangalan ni John Marie Vianney. Actually, ang bigkas ay Jean Marie Vianney, kasi Francis eh. So, ako po ay taga San Pablo, doon San Pablo City sa Laguna, at pangalawa sa limang anak ni na Siriaco at Estelita. Dalawang lalaki po kami at tatlong babae. Hindi ako laking seminaryo. Kaya marami nagsasabi, mukha kang hindi pare. Hindi po kasi talaga ako laking seminaryo. Kasi nung unang panahon, nung unang panahon, nung mga ilang matatandang pari dyan sa tabi ninyo, meron pang high school seminary. At 12 years old pa lang, nasa seminaryo na yung iba. Ako hindi po. Pagka-graduate na ng college, no? Ako kasi no, pagka-graduate ng high school, una akong pumasok sa kolehiyo sa University of the Philippines sa Los Baños o UPLB. Pero nung ikatlong taon ko po, pagkatapos ng first semester, nang third year ko, ay tumigil na ako sa pag-aaral sa loob ng isang taon. At pagkatapos ng isang taon, bumalik ako sa kolehiyo at nag-aral at kumuha ng kursong, Bachelor of Arts in Political Science. Kasi ang gusto ko talaga ay maging abogado. Pinilit lang ako ng nanay ko na pumasok sa UP kasi mura daw. So nakuha ko rin, no? Natapos ko yung four-year course. Pero hindi ako nakapasok sa law school. Kasi immediately after graduation sa college, pumasok na ako dire-diretso sa seminaryo. Sa St. Peter's College Seminary sa Diocese of San Pablo. Una pong umusbong ang binhi ng aking bokasyon sa pagpapari nung mapasama ako sa isang youth organization sa aming parokya sa Nuestra Señora de los Remedios sa San Pablo. At yung organization na yon ng mga kabataan, talagang doon nagsimula na nag-isip akong gusto kong maging pari. At pumasok nga ako sa St. Peter's College Seminary, San Diocesan Seminary. Pero after 2 years, ay nagpasya akong lumipat. Lumipat naman po ako sa St. Paul Seminary. Dito pa po dati ang seminaryo namin sa Makati. At pagkatapos ng makagraduate sa St. Paul Seminary, nag-novitiate, at eventually pumasok po ako at nag-aral ng teolohiya sa
Loyola School of Theology sa Ateneo de Manila University na pinamamahalaan ng mga Heswitang pari at brothers. Doon po ako nakatapos ng theology. At naordinahan akong pari dito sa Archdiocese of Manila noong October 3, 1998. Mamaya na po kayo magkwenta kung ilang taon na ako. Kasabay kong naordinahan si Father Angel Kitalig na ngayon ay isa ng canon lawyer sa California, sa Estados Unidos. Samantalang ako ay nananatiling abang pari na walang may pagmamalaki kundi ang kababaang loob. Eh nawala na rin po kasi pinagmalaki ko na eh. Sa madaling salita, magdadalawampung taon na po kaming pari sa darating na Oktubre. Hindi kayo makakapaniwala, no? Kasi ako rin hindi makapaniwala. Sabi nga ng mga kaibigan ko, totoong may himala. Isa kang himala ng Diyos. Maganda naman yung sinasabi, pero parang may kakaibang hugot, ano po? So sa loob ng 20 taon na ito, basically, 12 po dito ay nagugol ko sa pagiging formator. Sa seminary, 6 na taon. Sa juniorate, yung mga nagte-theology, 6 na taon din. At 8 taon sa Our Lady of Sorrows. Ako masasabi kong pinakadalisay at pinakamasarap ko yatang experience yun sa Our Lady of Sorrows, 8 taon. At kasama po ng lahat ng ito, formator, parish priest, ay nananatili akong writer or editor ng aming mga editorial publications. No? Sambuhay, magazine, at iba-iba pa po. No? So yan po ang aking trabaho sa loob ng 20 taon. Ang ikalawang salita ni Jesus, talagang sinasabi ko sa iyo, sa araw na ito, makakasama kita sa paraiso. Ano ba yung paraiso? Saan ba yung paraiso? Meron po ba sa inyong nakapunta na doon? Palagay ko, pare-pareho lang tayo na magsasabi, ang paraiso ay walang iba kung hindi langit din naman. Kaya itong magnanakaw na ito, ay tiyak na nasa langit. Siya ang unang masasabi nating canonized saint. At ang nag-canonize sa kanya, hindi lang ang Papa, kung hindi si Jesus mismo. Siya ang nagsabi, santo ka, isasama kita ngayon sa paraiso. Bakit? Meron bang walang niya doon sa langit? Sa paraiso? Eh, isasama sa paraiso. Eh, di, santo ito. Eh, sino ba itong magnanakaw na ito na ginawang santo ni Jesus? Ayon po sa tradisyon, ang pangalan nitong lalaking ito, magnanakaw na ito, ay si Dismas. Dismas eh. Sabi natin, Dimas sa ating mga Tagalog, no? Ito po ay hango sa tinatawag na apocryphal gospel of Nicodemus. Pag sinabing apocryphal, hindi masyadong tiyak kung totoo, no? Pero ganun pa man, ito ay banal na kasulatan. Malamang na ang salitang Dismas ay hango sa salitang Grego na dusme, na ang ibig sabihin naman ay takip silim o kamatayan. Sa makatwid, itong santo na ito, si San Dismas, ay patron ng mga preso, lalo na ng mga magnanakaw, those who are condemned to death. At sinasabi na March 25 daw ang kapistahan nitong santo na ito. Kasi March 25 daw ang araw noong pagkapako kay Jesus sa krus. Kaya kung magnanakaw ka, ito ang patron mo. Hindi ko lang alam kung paano ka magdarasal. Sabi mo, Panginoon, sa pamamagitan ni San Dismas, huwag sana akong mahuli. But seriously, ang santo na ito, itong si San Dismas na ito ay nagsasabi sa atin, kasabihan natin mga Pilipino, nasa huli ang pagsisisi. Pero itong santo na ito, si San Dismas, sinasabi sa atin, totoo rin naman na huli man daw at magaling, na iahabol din. Ay, tata. Yan, nawala na yata ako, no. Nakahabol pa. Halos mamamatay na. Nakahabol pa yung kanyang pagsisisi. Sa makatwid, pag-asa at kagalakan talaga ang dala sa atin
ng pananalitang ito ng ating Panginoon. At dapat din nating ipahayag ngayon at ibahagi ang kagalakan at pag-asang ito. Sana kahit papano, maaninag ng ibang tao sa katauhan at buhay natin ang paraiso. Noong pong 1990 to 1991, ako po ay pumasok sa novitiate ng aming congregation sa San Fernando, Pampanga. Hindi kami nakaka-uwi noon sa loob ng isang taon, pero dinalaw ako ng nanay ko isang araw at yung mga kapatid ko at ilang mga kaibigan dahil birthday ko. At pagkatapos na siya ay umuwi, after a few weeks, nakatanggap ako ng sulat sa nanay ko. Mahaba yung sulat, pero itong hindi ko makakalimutan. Itong sulat na ito, lagi kong daladala sa bulsa ko, sa pitaka ko, kaya lang nagkagutay-gutay na, nawala na talaga. Pero hindi ko makakalimutan ang salita ng mga binanggit niya doon. Ang sabi niya, "I saw the two beautiful sisters," kasi po meron kaming kasama mga pious disciples of the Divine Master. Yung iba, nandiyan po sila, no? Yung ilan, isa ka. Sabi, "I saw the two beautiful sisters ministering to your nutritional needs, to your spiritual needs, praying for you. And I saw how beautiful the community is. It is the kind of life I have been longing for." Medyo ninervyos ako, parang gusto pa yata magmadre ng nanay ko. Pero sa madaling salita, parang sinasabi niya, parang paraiso yung lugar ninyo. So without us knowing it, ay parang nakita nila paraiso yung lugar namin. At sa bandang huli, sabi niya, tatagalugin ko na lang po ha, kasi English yung nanay ko eh, major in English yun eh. So sabi niya, "Ngayon, mas higit akong nakakatiyak, kumbinsido na ako, na ang mga magulang dapat ialay nila sa Diyos ang pinakamagaling sa kanilang mga anak." Sandali po, hindi pa po tapos yun. Eto, salita na po niya, i-Englishin ko na, ganito talaga eh. "Because among my children, you are the most intelligent, the most handsome, the most behaved. I offer you to God. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah." Patawad na, kwaresma pa, pero nag-hallelujah na. Ganun ang pakiramdam ng nanay ko. "Ikaw ang pinakamagaling, ikaw ang pinakamabait. Iaalay kita sa Diyos." Kaya noong ako ay maordinahan at pumasyal ako doon sa St. Paul Seminary silang, nandun pa pala ako noon. At nakita ko yung picture kasi ang nanay ko at that time ay aming registrar. Retired na po siya pero kinuha namin siyang registrar sa seminaryo. Nakita ko yung isang picture ng paborito niyang anak. Wala pong iba kundi ako. No? So, at yun lang po ang nag-iisang picture na ako ay nakatoga. Talagang napaka-proud ng nanay ko sa aking narating. Yun po ay nung mag-graduate ako ng kindergarten. Ano? So, yung pong picture na yun, hindi pa ako marunong sumulat. Kinuha ko po. Kinuha ko. At nung mabaligtad ko, nakita ko may nakasulat. At ang nakasulat po ay ganito, "Dear Mamay and Nanay, Lolo and Lola, here is a remembrance, something like, here is my remembrance from future Father Flores, Father Flores." Ako po yun, syempre. Pero hindi pa ako marunong sumulat nun. Obviously, ang nanay ko ang sumulat. Kaya sabi ko sa kanya, "Totoo bang gusto mo kong maging pari? Kasi never ko pong narinig sa nanay ko na gusto niya ako maging pare." Sabi niya, "Hindi naman ikaw." Sabi niya, "Alin man sa inyong dalawang magkapatid na lalaki." And all the while, she had been praying for it. So, ang nanay ko na nakakita talaga no, sa aming buhay ay lalong naging masigasig sa pananalangin.
sapagkat nakita niya yung uri ng buhay ng mga reliyoso doon sa novitiate. And every now and then, dumadalaw siya sa seminaryo. E totoo naman na dapat ganito ang buhay ng mga reliyoso, sabi ni Pope Francis. Sabi niya, "This is the beauty of consecration. It is joy, joy, joy. That is the joy of bringing God's consolation to all." Sabi pa niya, "There is no holiness in sadness." At sabi pa niya, ganito kasi ang sabi ni San Pablo, "Huwag kayong magdalamhati katulad ng iba na walang pag-asa." So ang relihiyoso, talagang masayahin, dapat. Kaya yung mga taga-parokya sa amin noon, sabi, hindi siguro relihiyoso to, lagi masungit eh. No? Eh bakit tayo may pag-asa? Ano ba yung inaasahan natin? Walang iba kung hindi yung pinangako ni Jesus doon sa magnanakaw kay Dismas, paraiso, langit. Ang pag-asa natin, ang dahilan natin kung bakit tayo masaya at ang mga reliyoso at mga pari ay dapat na masaya dahil iniisip niya, iniisip natin lagi isasama tayo ni Jesus sa paraiso. Pero paano tayo isasama? Narinig niyo yung unang salita mula kay Father Rey tungkol sa pagpapatawad. Pagpapatawad ang daan para tayo makapasok sa langit. Patatawarin tayo sa ating kasalanan kung tayo'y taus-pusong nagsisisi. Kaya tuwan-tuwa ako dun sa nakita ko sa Facebook, tamang-tama. Sabi doon, "If God did not forgive sinners, heaven would be empty." Ay sa makatwid, ang paraiso pala ay lugar ng mga dating walangya na pinatawad. Dating makasalanan na pinatawad. Kaya naman, ang pangalang kinuha ko nung ako ay mag-profess ng vows noong 1991 ay Jean-Marie Vianney. Kasi una sa lahat, yun ang laging sinasabi sa amin sa St. Peter's College Seminary. Pagbasahin nyo si St. Jean-Marie Vianney. Siya po kasi ang patron ng mga diocesan priest. Eh, ang kapal-kapal ng libro. Ang hirap basahin. Pero siya po ang patron saint ng mga paring diocesano, patron saint lalo na ng mga confessors. Kasi sa dami-dami ng dapat alamin kay Jean-Marie Vianney, ang natatandaan ko lang po talaga ay talagang napakadedikado ng paring ito sa sakramento ng kumpisal. Ang birthday ko po ay August 3. Ang feast day ni Jean-Marie ay August 4. Kaya sabi ko, sige, kukunin ko itong model ko. Model ko, kahit hindi ko siya matularan sa kabanalan, tutularan ko siya dun sa paghahatid ng kabanalan sa ibang tao kapag ka siya ay magpapatawad. That is why hanggang ngayon, maaaring tumanggi ako sa imbitasyon sa misa, pero hirap na hirap ako if ever na tumanggi na magpakumpisal. Sapagkat ako po mismo ay nakaranas ng pagpapatawad. Nabanggit ko kanina, isang taon na akong tumigil. Hindi ko na ikukwento ng mahaba, pero malaking sama ng loob ang idinulot nun sa aking mga magulang. Totoo lang po, huwag na sana ninyong ipangalandakan. Alam ko po kayo na nakikinig. Ako po ay umalis po ako nung umalis ako sa UP. At pagkatapos, nung nabalitaan ng tatay ko kung nasaan ako, sinulatan niya ako, nagpahatid ng sulat. At sabi sa akin doon sa sulat, "Go home or else." Yan. Eh di takot na takot akong umuwi. Alam ko namang may mali akong nagawa. Pero pagdating ko po sa bahay, pagmano ko sa kanya, inaasahan ko, pagagalitan ako, mumurahin ako, susuntukin ako, bagamat hindi kami napalo ng tatay ko, siguro isang beses. Pero ang sabi niya sa akin,
ang unang sinabi niya, at yun lang ang sinabi niya, kumain ka na ba? Kasi, payat na payat ako nun. Gutom eh. Naaninag ko bigla yung paraiso. Kasi yung paraiso, maraming pagkain eh. So, kumain ka na ba? So, walang pagsusumbat kung hindi concern. Kumain ka na ba? Kaya, ngayon na ako ay pari, dinadala ang pangalan ni Jean-Marie Venet. Hinihiling ko sa inyo, ipanalangin nyo kami mga pari na huwag mapagod, huwag magsawa, huwag tumanggi sa pagpapakumpisal. At huwag umasa na kailangan tumanggap ng kahit anong material na pampalubag loob na ang tawag ay stipend. Sapagkat hindi pinagbibili ang kapatawaran. Hindi pinagbibili ang paraiso para sa mga pinatawad. Marinig naman natin lagi sa bibig ng mga pari. Darating ang araw, isasama ka ni Kristo sa paraiso. Bilang pagtatapos po, ay manalangin tayo sa isang panalangin isinulat ko hango sa pangaral ni Blessed James Alberione, ang founder ng Pauline Family. Ama naming mapagmahal, itulot mong mapasa amin ang kaharian mo at sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Sa pamamagitan ng pamumuhay namin bilang mga tunay na anak mo, malasap na nawa namin ang patikim ng paraiso sa pamamagitan ng pagpapatawad namin sa isa't isa. Naway buong kababaang loob, pero buong lakas loob din naming masabi sa isa't isa, isasama kita sa paraiso. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Espiritu Santo. Yeah.
dwelling is your own, Lord of peace. Bless our day, refreshed by springs and by rain, when dryness dawns and scales. Behold my shield, my king, and my God. How lovely is your dwelling place, O Lord, mighty God, Lord of all. The third word. Standing by the cross of Jesus were his mother and his mother's sister, Mary, the wife of Clopas, and Mary of Magdala. When Jesus saw his mother and the disciple there whom he loved, he said to his mother, "Woman, behold your son." Then he said to the disciple, "Behold your mother." And from that hour, the disciple took her into his home. Isa sa mga huling kataga na binitiwan ng Panginoon habang siya'y nakabayubay sa krus at bago siya mamatay ay ang paghahabilin ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang ina at ang paghahabilin sa kanyang ina para sa mga disipulo o kanyang mga anak. Behold your mother. So I can guarantee you, it pays to be obedient to the mother. Ako si Father Armand Tangi, pinanganak sa Lubang, Occidental Mindoro, at na-ordinahan ako bilang ganap na pare noong December 8, 1983. So, halos 35 taon na akong bilang isang pare ng Society of St. Paul. At sa kasalukuyan, ang aking trabaho o ang aking ginagawa bilang assignment ko sa St. Paul ay ang pagiging artist o artist director of the mini media apostolate. At sa simula nung pumasok ako ng St. Paul way back 1978, ang naging trabaho ko na o ang aking ginagawa ay ang pagiging artist ng aming publication at ng mga drawing para sa mini-media department. Bilang bunso sa anim na magkakapatid namin, tatlong babae, tatlong lalaki, ako ay mas naging malapit sa aking nanay. Dahil 8 taong gulang pa lang ako, sumakabilang buhay na ang aking tatay. At alam ko na mahal ako ng aking nanay. At kahit minsan, hindi ako napalo ng aking nanay. Siguro dahil napakabait ko talagang anak. No? Anyway, sa aking nanay ako natuto ng maraming bagay. Sa pagtatrabaho at higit sa lahat, ang pagdarasal. Sa kanya ako natutong magnubina, magrosaryo, magsimba. At kung si merong kanta na isang linggong pag-ibig, pwede rin akong gumawa ng isang linggong nubina. Dahil alin nyo kung bakit?
ang nanay ko maraming nobina. Araw-araw mula Lunes hanggang Sabado at hanggang Linggo. Natatandaan ko, nung bata ako, bago matulog, tatawagin niya ako sa kanyang tabi sa gabi at dahil may kalabuan ang mata ng aking nanay, pinababasa niya ako at pinatutulog niya ako sa pagdarasal ng kanyang mga nobina. Lunes, sa Espiritu Santo. Martes, San Antonio de Padua. Miyerkules, Mother of Perpetual Help. Huwebes, St. Jude Tadeos. Biyernes, Sacred Heart of Jesus. At Sabado, Immaculate Heart of Mary o kaya Our Lady of Sorrows. At ang pinali, Misa sa Linggo. At ayon sa kanya, ang unang dapat gawin sa araw ng Linggo ay ang pangingilin. Magpunta sa simbahan, siyempre para magsimba, sumamba, at magpasalamat sa Panginoon. Ako ay nag-aral sa isang Catholic school na pinamamahalaan ng mga madre at pare. Yung mga madre, Holy Spirit Sisters. Yung mga pare, SBD Missionaries. No? At dahil sa aking kinalakhan, kahit na mahigpit ang mga madre at mga pare, hindi naging mahirap sa akin ang pagsunod sa mga rules and regulation ng eskwelahan. No? In fact, naging, modesty aside, naging paborito ako ng mga madre at pare. At ako rin ay naging sakristan ng aming parokya at lagi akong isinasama ng aming parish priest, isang German missionary priest, sa pagmimisyon at pagmimisa sa iba't ibang baryo. At kahit na pagod, kahit na mahirap at kalimitan nagugutom, nakita ko at nadama ko yung kanilang saya at kahulugan nung kanilang ginagawa. At dahil sa mga magandang halimbawa na ipinakita sa akin ng mga madre at pare, nagkaroon ako ng inspirasyon o ideya na pumasok ng seminaryo at sundan ang kanilang mga yapak. No? So, pagkatapos ng high school, ng graduation ko, bala ko nang pumasok ng seminaryo. At nagsabi ako ng aking balak sa aking nanay at ang payo niya, mag-aral ka muna ng kolehiyo at kumuha ka muna ng kurso. Para nang sa gayon, sigurado ka at kung sakali at lalabas ka ng seminaryo o lalabas ka ng pagkapare, meron kang fallback. At ang basihan ng nanay ko, yung mga pinsang ko, kamag-anak at kababayan, pagkatapos mag-seminaryo o naging pare, lumabas pa rin. At minsan, dahil nag-asawa, ang asawa ang bumubuhay sa kanila. No? Anyway, sinunod ko ang payo ng nanay ko. Nag-aral ako ng architecture, but later on, I shifted to fine arts sa University of the Philippines, sa UP. No? And then, hindi ko pinagsisihan na pagkatapos kong mag-aral, bago ako pumasok ng seminaryo, nag-aral ako ng fine arts. Dahil yun nga ang aking hilig, ang pagpipinta. At hindi ko pinagsisihan yon dahil hanggang ngayon, gamit na gamit ko ang aking talento bilang artist at ang mga pinag-aralan ko nung nandoon ako sa UP. Hanggang ngayon, yun pa rin ang aking trabaho. Kaya mula't mula, nung pumasok ako hanggang ngayon, yun pa rin. At ako ay
hindi nagsisisi at nag-i-enjoy pa rin sa aking mga ginagawa. Una akong pumasok sa Society of the Divine Word, SBD. No? Doon din ako nag-graduate ng philosophy. Dahil akala ko, the only existing seminary, ang seminaryo lang sa buong Pilipinas, ay ang SBD. No? Nagkataon, nung nandun ako sa loob ng seminaryo, dahil nami-miss ko yung pagpipainting, nagpipinta ko. At may lumapit sa akin isang seminarista na bagong transfer, galing ng St. Paul. At nung makita niya ako nagpipinta, ang sabi niya sa akin, alam mo, mas bagay ka sa Society of St. Paul dahil ang kanilang apostolate ay sa media. Kaya doon ko na-realize at nagka-idea na hindi lang pala SBD ang merong seminaryo. Kaya nagkaroon ako ng idea, sinubukan ko ang pagpasok sa Society of St. Paul. At awa ng Diyos, natanggap ako at hanggang ngayon, nandito pa rin ako. No? At sabi ko nga, yung seminarista na pumasok sa SBD, na natili sa SBD, ako na natili dito sa St. Paul, kaya nagkapalit kami ng aming sitwasyon o lugar. Sabi nga, ang pamamaraan ng Diyos ay hindi pamamaraan ng tao. Ang bala ko na maging isang misyonaryo ay hindi natuloy dahil naniniwala ako na kung tayo ay may magagandang plano sa ating buhay, definitely may mas magandang plano ang Diyos kaysa pinaplano natin. Kinakailangan lang tayo magtiwala at patuloy na sumampalataya na ano man ang mangyari, hindi tayo pababayaan ng Diyos. At sabi ko nga, isa sa mga huling kataga ng ating Panginoon habang siya ay nakabayubay sa krus ay ang ipagbilin ang kanyang ina at ipagbilin tayo sa kanyang anak. Naniniwala ako na like any other human mother, she wants nothing but the best for us, her children. No? At ako bilang pare, naniniwala din ako na kaya ako nakatuloy sa seminaryo at pagiging pare ay dahil sa aking debosyon sa mahal na Birheng Maria. At ang may pagmamalaki ko, hindi ko pinalampas ang isang araw nang hindi nagdadasal ng rosaryo. Sa gitna ng pagsubok, sa gitna ng mga bagay na maaring hindi magandang nangyayari, bilang pare, merong mga tukso na dumarating. Pero kapag ka nakakapit ka sa ating Panginoon at sa ating mahal na Birheng Maria, sinisigurado ko sa inyo, hindi kayo pababayaan ng Diyos. Hindi ko malilimutan yung sabi sa akin ng aming novice master dati na at hanggang ngayon, lagi kong ginagawang pamantayan. Pag marami ang dasal, marami ang grasya. Pag konti dasal, konti ang grasya. At pag walang dasal, walang grasya. At anong aabutin? Disgrasya. Kaya para hindi madisgrasya at manatiling nakakapit sa Kanya, yun ang ating dapat gawin, ang pagdarasal. Lalong-lalo na sa ating ina. Ang dasal, ang pinakamabisang armas na magagamit natin sa ating buhay. Sapagkat kung hindi magawa ng paraan ng tao, pag Diyos ang gumawa ng paraan, walang imposible, lahat posible. So, if you are close to the Mother Mary,
you will never wander away from her son, Jesus. To Jesus, through Mary, and with Mary. Amen. Let us now pray the memorare in honor of the Blessed Virgin Mary. Remember, O most gracious Virgin Mary, that never was it known that anyone who pled to your protection, implored your help, or sought your intercession was late and aided. Inspired with this confidence, I apply unto you, O Virgin of Virgins, my Mother. To you I come, before you I stand, sinful and sorrowful. O Mother of the World Incarnate, despise not my petitions, but in your mercy, hear and answer me. Amen. Thank you and good afternoon to everybody. Sinta.
The fourth word. From noon onward, darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. And about 3 o'clock, Jesus cried out in a loud voice, "Eli, Eli, lema sabachthani," which means, my God, why have you forsaken me?" Hello. 22 kami noon nung pumasok kaming una sa seminaryo. High school ako noon, dito talaga. 22 kami. Tapos yun nga, nag-high school kami. Tapos all along, nag-continue yung aming formation. Tapos yung natira na lang talaga doon sa 22, ilan nyo kung ilan? Isa na nga lang. Pero nung college kami, may nag-join din naman ng mga others na nag-join. Na ngayon, kasama ko rin. Mga kasama ko, si Father Dane at saka si Reverend Jerius. Ang pangalan ko po, si Father Norman Peña. Pinanganak po ako sa Malate, pero lumaki po ako sa Las Piñas. Nag-aral po kami sa Makati. Ngayon po, yung pamilya ko nakatira sa Santa Rosa, pero ang probinsya talaga namin ay Batangas. Parang ang dami kong pinagdaanan, no? Ang dami kong pinagdaanan. Kung aalalahanin ko po yung aking bokasyon sa aking pagpapare, tapos yun nga yung word ngayon, yung bang, "Ama, bakit mo ako pinabayaan?" Ito po ay panaghoy, siyempre, ng isang taong naniniwala sa Diyos. Yun nga lang, napakaraming pagsubok ang dumating. Tapos, ayun, parang nag-doubt na siya ng bokasyon niya. Pinagtatalunan nga, ano nga ba yung ibig sabihin ng abandonment? Why did you abandon me? O kaya, why did you forsake me? Ano raw yung kaibahan ng iniwan at saka yung pinabayaan? Ang ginamit kasi sa Bible na karamihan, yung hindi lang iniwan, pinabayaan. Kasi daw, pwede mo naman talagang nandiyan naman, pero pinabayaan ka. Yung bang ganon. Siguro panaghuyan ng isang taong naniniwala pa rin, pero naniniwala na minahal siya. Minahan siya noon, ngayon hindi na. Hugot, ano? Pero yung bang, yung taong sa palagay niya ay pinabayaan talaga siya, wala nang tutulong sa kanya, wala nang magmamahal, kasi nga, nahihirapan siya. Ang pangalan ko po, Father Norman. Therefore, ang pangalan ng mother ko must be Norma. Ang second name ko, Melchor. Therefore, ang pangalan ng father ko? Ayan. Di alam niyo na. Ang galing niyo, no? Ito, kaya ko lang nabanggit kasi sa family, natandaan ko noon, nung mag-o-ordination kami dito, dito po ako na-ordain eh. Pero, in reality, 24 years po akong wala sa Pilipinas. 13 years ako na-assign sa Australia. Tapos, 11 years akong na-assign sa Italy. Kababalik ko lang po noong 2015. Ako yung ginawa ngayong rektor ng aming seminaryo sa Silang, Cavite. Doon pa ho ako galing ngayon. Iyon, natatandaan ko lang kasi dito, in terms of the readings na ngayon sa atin, yung bang, nung ordinahan po kasi ako, bumalik ako dito sa Pilipinas. 1996 yun, so 22 years na akong pare. Eh noon kasing nag-o-ordain kami, o di may practice muna, nandiyan lahat ng pamilya ko. Practice kami mga readings. So sabi natin, so yung mga pamilya ko nandiyan, yung kapatid ko, tsaka yung mga mother at father ko nandiyan din. So nag-try ng first reading yung kapatid kong bunso. Sabi niya, a reading from the letter of, from the book of Genesis pala yung sa kanya eh. Tapos sabi niya, sige, comment. Sabi namin lahat, ang ganda, maganda. Yung kanyang pagbasa. Tapos pumunta naman yung kapatid ko naman na isa, yung bunso namin babae, pumunta. Tapos afterwards, binasa rin niya, a reading from the letter of St. Paul to Timothy. Tapos, oh yun, natapos siya. Tapos, ano, sige, comment. At sabi namin talaga, para namang ano yan, walang feelings yung pagbasa mo. Walang feelings.
Sabi ng kapatid ko, sige, uulitin ko. Inulit niya. A reading from the letter of St. Paul to Timothy with feelings. Ang saya, ano ho, masasabi ko ho kasi na ito, yung sa family ko, kasama sa bokasyon lagi, hindi siguro nawala, kasi nga matagal akong nawala, yung pagmamahal sa pamilya. Yung pamilya na sumuporta kahit malayo ako, nadudoon pa rin. Ang irony nga lang po noon, kahit pala ganun na talagang, parang alam mo, ang gaganda-ganda na, tuloy-tuloy na, maganda pati sa pamilya, pero dumating yung point na talaga namang medyo parang nagbago. Pagkakantahan ko kayo ng bahay, kubo, anong sagot nyo? Ang halaman doon, singkama sa talong, sitaw bataw. 2011, supposed to be my parents' golden wedding anniversary. So talaga namang, pero sabi ng mother ko doon sa aking panganay na babae, sa Japan sila nakatira, pwede ba, sabi ng nanay ko, i-celebrate na natin 5 years before, sabi niya, celebrate na natin ngayon kasi hindi ako aabot. Hindi ako aabot ng 2011 golden wedding. O di sige, kasi may diabetes yung mother ko eh. So talaga namang, and we celebrated, Malati Catholic Church kami. It was the time na talagang nabuo ulit yung family namin. Kasi yung family namin, dalawa yung nasa Japan. Ako wala, nasa Australia ko noon, yung dalawang kapatid na lalaki naman. Mga seaman yon. So nabuo. Tapos afterwards, after a year noon, yung mother ko bumagsak for some reason. Tapos nagkaroon ng dementia. Nagkaroon ng malaking sugat hindi actually dito eh. Pagka meron kang diabetic, pag may sugat ka dito, ang tagal. Araw-araw yan, ginagamot. Tapos afterwards, yun nga. Yung father ko lang at saka yung mother ko, yung nasa bahay. So, all the while, my father was the one taking care. May dementia ang mother ko, nalimutan niya kung sino kami. Pagkatapos, ang isa pang nalimutan niya, kung paano umuya. Pwede pala yun, ano? Hindi niya, nalimutan niya talaga kung paano umuya. So the great suffering it was. Tapos, it was my father. E di nandoon, sila lang dala sa bahay. Wala na yung mga anak nila, nag-asawa na. Tapos afterwards, all the while yung hindi makanguya mother ko, so ang ginagawa ng father ko, sinusubuan siya ng lugaw. Ganyan siya, susubuan ng lugaw na ganyan, na ganyan. Tapos, one time, when my father was feeding my mom, ang ginawa ng father ko was something like this. Bahay, kubo. Tapos, interestingly, yung mother ko sumagot. Kahit munti. Tapos, tinuloy ng tatay ko ang halaman doon. Ay, sari-sari. Nabuo nila yung kanta. And through that song, yung memory ng mother ko in terms of who we are, bumalik. That simple song na kinanta natin kanina is able to bring my mother back. It was able to bring my mother back. Ang ganda eh. At sa amin, naging team song namin ng family. Ito, masasaya na talaga kami. Pero it was not the end. Pero come a time, years after, yung mother ko talaga sinugod sa hospital, hindi talaga siya makahinga. So ang ginawa, binutas dito. Alam niyo yun, ano ba yung tawag dyan? Tracheostomy. Yun. Dito, binutas talaga dito eh. Tapos dito yung hinihigop. Ibang kami, suction, yun. Yung kami mga anak, when we saw, parang talaga, ano ba to? Bakit ganon? Hindi naman tayo nagkasala sa Panginoon. Bakit ganon yung ginagawa kay mami? Bakit ganon yung ginagawa kay mami? And all the while, yun nga yung nangyayari. Tapos afterwards, di ganon. Tapos, dinala sa ICU naman, one time yung mother ko, tapos hindi na raw kasi talaga makakain. Ang ginawa naman, mga doktor, with our permission of course, binutas naman dito. Ano naman tawag doon? Colostomy naman. Dito naman. So dalawa talaga yung naging butas. So talagang, imagine makita nyo yung nanay nyo na ganon, ang always wish nyo, sana kayo na lang. Tapos ako pa yung pare. Ako pa yung pare sa amin. Sana kayo na lang. Yung bang, ang hirap,
Tapos yung amin, as a priest, ako, tapos 25 years akong nawala. Tapos ang wish ko talaga noon eh, sana man lang yung time na yon na alagaan ko rin ang nanay at tatay ko. Yung bang ganon? Yun ang sinisisi ako ko ang Diyos noon eh. Bakit ganon? Bakit nawala ako ng matagal, tapos pagbabalik ako, eh ganon na yung madadatnan ko? Bakit ganon yung nangyari? Ang hirap na eh. Parang in a sense yung bakit ako yung pinabayaan? Bakit yung pamilya namin pinabayaan? Eh nagsilbi naman ako ng maganda. Ang hirap eh, no? Pero what it reminded me always eh yung sinabi ng ano ng mga kapatid ko saka ng tatay ko, lagi daw ang binabanggit ng nanay ko every time eh yung words na Ang pari ko. Imbang, it continue to give an inspiration. Yun siguro yun eh. It continue to give my mother and my father force. Nasasabihin nga nila, wala man tayong pera na madami, nagkakaguluman tayo sa bahay, pero alam namin, nandiyan ka sa seminaryo eh. Ikaw yung nagdadasal para sa amin. So alam namin na ikaw pa rin, kasi pari ka, yung gagabay sa amin. Ang ganda, no? Yun lang ganon. Wala talagang kayamanan ako maibibigay as pare. Pero the fact that, ayun, na kahit naghihirap sila physically, yun pa rin. Tapos my mother died in 2010. 7 years na. O di, nung namatay naman yung mother ko, ang nangyari, o sige, sabi ng mga kapatid ko, baka malulungkot si daddy, dalhin na lang natin sa Japan. Doon naman, dinala sa Japan. So okay na yun, ang ganda ng mga ano eh. Pero one time, yung father ko naman, nung dinala sa Japan, one time, kasi matanda na rin, eh nadapa. Nagkaroon naman ng hip replacement. Dito, nilagyan ng bakal. Nilagyan ng bakal. Afterwards, nilagyan ng bakal, edi maganda na. Yun nga lang, hindi siya pwede sa Japan ng December kasi malamig. Yung bakal, eh talaga namang kumikirot yan eh. So my father was able to walk. Umuwi kami dito. Pagkatapos pag-uwi na nga dito, sa celebrate kami. Tapos in one of the, ano naman na umuwi siya, one year ago, umuwi siya, eh nadapa ulit. Pagkatapos, kailangan ulit niya ng hip replacement. Dito naman sa kabila. Dinala namin sa orthopedic. Sabi ko, ano ba itong nangyayari sa atin? Si Mami sa ospital na rin, parang nahirapan si Mami sa ospital. Ngayon naman, si Daddy. Pero still, eh, yung father ko naman, ay talagang pag makikita niyo yung father ko, ay talagang ngingiti lang kayo talaga nangingiti. Hindi ko alam kung pina-flash dyan. Hindi kasi ako nagpadala ng picture. Sabi sa amin, nagpadala daw ang picture. Hindi ako nagpadala. So yung father ko was, talagang yung inilagay naman dito na ano, mas mahaba pa. Pero alam niyo yung ano, alam niyo yung, when I come to think of it, nandoon kasi ako noon, nung bang I really thought, totoo nga pala yung crucifixion. Alam niyo kasi nangyari. Nung the night na dinala namin doon, sabi ng doktor, Father, eh sa Thursday pa natin maooperahan, so dapat lalagyan ano natin para hindi magkakaroon ng balat doon sa loob. Medyo yung paan niya sa metuhod, dapat nakaganon. Nakaganon sa metuhod. So Father, kailangan nating lagyan ng bakal, Father. So yung father ko, 84 years old, nilagyan ng bakal dito, tapos papunta dito. Doon ko nakuha talaga. Pwede nga pala yung crucifixion. Pero yung father ko, nung nalagyan, tapos gaganon-ganon, may bakal dito, hinihila. Ang hirap. Kung tatay niyo yun, ibang ang hirap talaga. And how it was able to, so for me and my father who was, sabi niya, ay, baliwala naman to eh. Baliwala naman to. So, all the while, eh talagang yung father ko, in many ways, kahit na nahihirapan, continuous pa rin naman. Continuous pa rin. Eh tapos, alam niyo pa yung isang
medyo, ito parang baka sabihin nyo, ang nangyari naman ngayon, o di, nagkaganon na nga, medyo nahihirapan ng lumakad yung father ko ngayon. So, what happened was, kasi ang na-discover namin, yung father ko naman, nagkakaroon din ng dementia. Siguro, malapit na rin ako, pero nagkakaroon din siya ng dementia. Talagang pag umaga, yung father ko, pag umaga, talaga namang ang ganda. Ibang maaano nyo talaga, nakilalang-kilala kayo. Pagdating ng hapon, medyo mawawala na yan. Tapos, one time, o di, nung nasa seminaryo, paminsan kasi dinadala ko sa seminaryo, yung mga misa doon, pati sa mga seminarista kasi, maganda eh. Sila yung nag-aalaga minsan, yung mga sa seminarista, inaakay. Ang gandang experience eh. Tapos afterwards, what happened? O, nando doon na nga. So, one time nung gabi, so, tinanong ko yung father ko, paggabi na, oh, dad, sabi ngayon, pagka kasi may dementia, normally yung tatanungin nyo, oy, kilala nyo ba kami? Kilala, sino yan? Normally, ganun kasi. So, one time, tinanong ko naman yung father ko, nando doon siya sa bed, oh, dad, kilala mo ba ako? Alam niyo, sabi ng tatay ko, sabi niya, ito lang, oh, ay, sabi niya, ayaw kong sabihin kasi baka may masaktan. Ayaw kong sabihin kasi may masaktan. Ang sakit kaya noon, pero ang pumasok naman sa isip ko, hindi man ako kilala ng tatay ko at that time, pero alam niya na yung masasaktan ay mahal niya. And that is what counts. Siguro yun eh, when we remember yung bakit nga ba ako pinabayaan, nasasaktan man, pero remembering, yung God who remembers na yung nasasaktan, mahal niya, and He hears. At yun nga, in many ways, sa palagay ko, ang napakaganda. Napakaganda nun eh. Tapos, yun nga, yung sa father ko, ang dami-dami experiences kayo na kung talaga, yung mga teaching ba that he tells me as a priest. Noong kasing araw, pagka umuwi ako galing overseas, edi ang gagawin naman ng tatay ko, sasabihin niya ganyan, oy, nandito yung kapatid niyong pare ha, confession tayong lahat. And they would. At alam niyo kung sino pang mauuna? Yung nanay at tatay ko pa. Ang naiisip ko lang sa sarili ko noon, ano nga bang sasabihin ko dito? Mga nanay at tatay ko to. Kung kayo nagpakumpisal sa nanay at tatay nyo, ano kaya sabihin nyo? Oh, ikaw, ganon ang ginawa mo sa akin nung bata pa ako. Pero, try nyo. Okay, baka may magpari dito. Try nyo. Subukan nyo. Pero you know what is always nice about it? You begin to realize that these are people who really love you. I think Christ on the cross has recognized, ito, pinabayaan siya ang feeling niya, pero that he was not left alone. At that time, for example, he might have. Kasi it was also a journey that he was going through to discover the Father's love. Siguro sa atin yun din, you know, that we discover the Father's love for us. And discover it in a very, very simple way, in a very, very majestic way siguro. So yun lang naman talaga yung gusto kong i-share to all of you, na sana in many different ways, we come to discover even in our hardships. Hardships are there not to be escaped, but actually to face them with people you love, remembering the people you love. So yan, I would now invite you to pray. We remember the presence of God in our lives. Panginoon ng buhay, ikaw na nagpadala sa amin ng mga taong nagmamahal. Ang aming mga magulang, kamag-anak, basbasan mo po silang lagi, Panginoon, ng iyong biyaya. Bigyan mo po sana kami ng lakas. Bigyan mo po sana kami at sila ng sigla. Sila ay mga biyaya mo sa amin, Panginoon. Sa kabila ng mga pagsubok, di pagkakaunawaan, pagkakagalit, kalimitan sa pamilya, nawa, Panginoon, maging sagisag kami ng iyong liwanag at patuloy na magbigay ng pag-asa sa isa't isa.
hindi lang kayo malapit sa amin, Panginoon, kayo rin po ay malapit. Sana po, Panginoon, madama at maipadama ng naming lagi ang lapit ninyo sa amin. Hinihiling po namin ito, Panginoon, sa ngalan ni Kristo, ang aming Panginoon. Kita.
The fifth word. After this, aware that everything was now finished, in order that the scripture might be fulfilled, Jesus said, I thirst. There was a vessel filled with common wine, so they put a sponge soaked in wine on a sprig of hyssop and put it up to his mouth. Ako ho si Father Domi Guzman. Buong pangalan ko po ay Dominador. Pangalan ng tatay ko. Kaya alam mo, hindi ko masyadong ginagamit kasi yung iba, pag binabasa, ang basa nila ay Father Dominator. Ako po ay isinilang sa Maynila, lumaki sa distrito ng Paco. Pero ang mga magulang ko po ay mga GI. Genuine Ilocano. Kaya nga sabi nila, eh, kababayan ko raw si Kristo, Ilocos Norte Region 1, Indri. Pagkat Ilocano, sabi nila Ilocano daw ay matipid. At totoo, galing ako sa isang matipid na pamilya, maliit na pamilya. Ang aking tatay, siyempre Dominador Senior, siya ang panganay sa dalawang magkapatid na lalaki. Ang aking nanay ay kaisa-isang anak. Pangalan niya ay Carmelita. Hindi niya nasilayan ang kanyang tatay sapagkat isinilang siya ng Setyembre, sumabog ang Second World War ng Disyembre, namatay ang lolo sa concentration camp sa Kapas. Yun ang isa sa mga sakit ng buhay na daladala ng nanay ko habang buhay. Hindi niya nakita ni walang alaala ng kanyang tatay. Kung ganun ho katipid ang nanay at tatay ko, ang aming pamilya ay matipid din. Tatlo lang kaming magkakapatid. Ako ang panganay at kaisa-isang anak na lalaki. Kaya nga ho, kahit ganito mukha ako, mahal na mahal ako ng tatay ko at nanay ko. Ako'y nagtapos ng elementarya at high school sa Paco Catholic School. 40 years ago. Kaya nga, kare-reunion namin ang aming 40th year bilang high school. Walong section kami noon. Nung kami nagbibilang kung ilan na ang tinawag ni Lord, nakaisang section na rin pala. Tinawag niya nasa langit. Ako naman ho ay inordinan bilang pare sa ikatlong taon ng aking theology. Hindi ko patapos ang theology nung inordinan akong pare. April 3, 1988. Yun po noon ay Easter Sunday. Si Bishop Bacani ang ordaining prelate namin. At April 3, 1988, napakahalaga din po yan kasi bisperas yan ng birthday ng founder. Si Blessed Alberione, ang birthday po niya ay April 4. So, kung susumahin natin, 30 years ago. Ito hong darating na Abril, sa awa ng Diyos, I will be 30 years a priest. Itong 30 years na ito bilang pare at bilang religious sa Society of St. Paul, para po sa akin ay hindi ko ipagpapalit ang alaala. Unang-una, alam nyo,
kung meron man taong kumbinsidong-kumbinsidong ako'y magpapari, ito'y walang iba kundi nanay ko. Bata pa ako, sinasabi ako ng nanay ko na magpapari ka. Tapos nakwento niya, sabi niya, alam mo, ikaw ay isinilang na December 29. Bininyagan ka sa malaking simbahan ng Pako, February 2, 1962. Presentation of the Lord. At yung ninang mo, sabi niya, dinala ka sa altar at idilgay ka sa altar at sabi niya, itong inaanak ko magpapari. Sabi ko sa nanay ko, wala pala akong choice. Bata pa lang ako, prinesent nyo na. Sabi niya, eh yung ninang mo eh, desididon, desidido. Ako ho'y nagtapos ng elementary at high school sa labas, kaya nga, nung magkokolehyo na, tinatanong ako ng mother ko, sabi niya, papasok ka na ba? Seminaryo? Hindi ako makasagot. Kasi sa totoo lang, may liniligawan ako. Kaya sabi ko naman, magka-college muna ako, kako. Tatay ko naman eh, konsentidor. Sabi niya, sige, ketsang ka pumunta, susuportahan kita. Sabi ko, pa? Pa, sabi ko, alam mo, eh, ako'y sawana sa Catholic school, kako. Pako Catholic. Sabi ko, gusto ko naman yung ibang eskwelahan. Kaya kung ako'y magkakolehyo ka ako, isa lang kolehyo ang gusto kong pasukan. UP or nothing. UP or nothing. At nga, yung nga ho, pumasok ko ni UP Diliman. Kabisado ko pa yung student number ko. 7812450. Yun ang aking student number noon. Gustong-gusto ko doon sa UP at gusto ko magtapos ng journalism. Pero alam nyo, may kanya-kanyang plano ng Panginoon, nagkasakit ako. Sasabihin ko sa inyo, nagtampo ko kay Lord nung nagkasakit ako. Sabi ko, bakit ako pa? Eh, nag-nights of the altar ako, nagko-commentator ako. Sabi ko, bakit ako pinagkasakit mo yung ibang kababata ko na hindi man lang pumasok na simbahan? But you know, yung parish priest namin noon, CICM na pare, Belgian, sabi niya, siguro may gustong ikalabit sa iyo si Lord. Sabi ko, sobra naman siya mga labit. Sabi niya, siguro mahirap ka kasing kausap. Kaya para siguradong huminto ka, tinadya kang kanya. Huminto ako ng college, nag-isip-isip. Pagkatapos noon, sinabihan ko nanay ko, sabi ko, sige, susubukan kong pumasok sa loob ng seminaryo, pero gusto ko diocesan priest. Kasi yung diocesan na pare doon sa Ilocos, sa Kandon, nakita ko, enjoy sa kumbento. Kasi sa kumbento, ang kasama po niya ay yung nanay niya at yung tatay niya. Kaya sabi ko, ah, pwede rin palang ganon. Nasa kumbento ka, pero nandun pa rin ang nanay at tatay. Pero naiba ho ang ihip ng hangin. Nung ako'y pumunta sa Bigan Seminary, ako ho ay binigyan ng advice ng paring rektor, si Father Abila. Sabi niya, huwag kang pumasok sa diocesan. Sasayang lang isang taon mo sa orientation. Bumalik ka sa Maynila, maghanap ka ng religious community kasi wala pa silang orientation year para diretso ka ng kolehiyo. Kinausap ko nanay ko. Sabi ng nanay ko, sige, maghanap ka ng religious community, wag lang mga Hesuita.
Hanggang ngayon, di ko tinatanong ang nanay ko kung bakit. Bakit allergic siya sa eswita? Ang hindi alam ng mother ko, nung kami magte-theology na, una ho, nag-San Carlos Seminary muna kami. Ang kabats ko, mga big shot na, si Monsignor Ding Coronel sa Basilica ng Quiapo at si Father Jenny Diwa sa Liturgical Commission. Nag-San Carlos ako. Pero afterwards, kami rin po ang unang batch ng Society of St. Paul na pumasok sa Loyola School of Theology. E di Hiswita. Ang kabats ko doon, si Father Danny Wang, na ngayon ay nasa Roma, at ang napaka-practical na paring si Father Benny de Guzman, na ngayon ay nasa PGH. Mahaba pa ho ang kwento ng bokasyon. Kasi alam nyo, 30 anyos na yan eh. Pero kung titignan ko, susumahin ko, lahat ay dahil sa malaking awa, malaking grasya, malaking pagbibigay ng Panginoon. Biro nyo, 14 kaming pumasok sa seminaryo. First year college. 14. After 2 years, 7 na lang kami. Nung graduate kami ng college, 6 na lang kami. Nung pumunta kami sa novitiate house ng St. Paul sa Pampanga, at yung batch ko ang unang umukupa ng retreat house, ng novitiate house ng Pampanga, mula sa 6, 2 ho kaming na pumasok na novitiate. Pero noong 1988, 3 kaming inordinan, ako lang ang natira sa batch ko. Kaya, masaya ako kasi, alam niyo, sabi ko nga, kung mahal ako ng magulang ko, alam ko rin kay Lord, ako ay isang endangered species. Ako lang ang natira sa batch ko. At yung nga, na-ordain ako ng third year theology. Kaya sabi ko noon, kahit ibagsak ako ng mga paring profesor ko, pari na ako. No choice. Pero alam nyo, palagi ko, maliban sa saya, sabi nga ni Lord, I thirst. Ako'y nauuhaw. Ako'y magpi-57 years na katapos ng taong ito. And I always tell people, I am living the last quarter of my life. Diba? 57. Eh kung bigyan ka pa ni Lord ng 25 years, okay pa. Last quarter. At sabi ko nga, isa ring hindi maiiwasang bagay sa anumang klaseng buhay ay bahagi ng buhay hindi lang ang saya, kung hindi thirst, uhaw. Yung uhaw, para sa akin, ang association ko doon ay dryness, pagiging tigang. Tingnan mo yan, katabi nyo, tigang na ba yan? Diba? Yan ang buhay. Hindi puro saya. May time ka rin at tigang ka. Diba? Diba? Pwede tayo magkaroon ng dryness physically. Physically. Lalo-lalo na kung pagod ka or ikaw ay hindi lang pagod, ikaw ay talagang exhausted na exhausted. O ngayon, humid the weather,
you can have physical dryness. O tulad ko, member ka ng media, mediabetes. Sabi nila, yan daw ang isang sukatan ng may diabetes. Maya't maya nauuhaw. Or kahit wala kang ginagawa, kailangan mo uminom sapagkat bahagi ng katawan ng tao ang pagkauhaw. Kaya nga si Jesus siguro taon-tao, sabi niya, ako'y nauuhaw. Pagod na siya. Mahaba na rin ang nilakbay niya sa pagpapasan ng krus. Napakainit pa. Uhaw. Pero alam niyo mga kapatid, I don't think the Lord is only talking about physical dryness, physical thirst. Palagay ko, ang ibig din sabihin ng Panginoon ay thirst, ay spiritual thirst. Pagkauhaw ng puso, ng kaluluwa, ng espiritu. Pagkauhaw ng puso, yung puso daw ay energy, passion, alab, buhay, pagmamahal. Pagkauhaw ng kaluluwa, yung kaluluwa daw ay inspiration, meaning. Pagkauhaw ng spirit, yung spirit daw, yan daw yung religious prayer dimension ng tao. I think on the cross, ito rin ang naranasan ni Jesus. Yung ganong klaseng uhaw. At totoo, bilang isang pari, nandun yung uhaw ng puso. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon na He has given me a lot of blessings, a lot of giftedness. Pero kung minsan, hindi ko maiwasang isipin kung minsan, bakit ko kailangang gumawa ng gumawa? Sa totoo lang, may mga paring walang ginagawa. May mga paring papetik-petik lang ang buhay. Sabi ko, di ba ako pwedeng ganun? Mas mag-enjoy? Pero naalala ko yung sinabi ni Lord, to him who is given more, more will be required. Pagkauhaw ng kaluluwa, ng inspirasyon, totoo po yun. I thank the Lord that in a way, He has made me participate sa apostolate ng Society of St. Paul in so many ways. Kasama na ho riyan ang gawain ko ngayon for almost 20 years sa editorial. Kami niya ni na Father Resti ang nagsimula ng Sambuhay TV Mass. Kasama ko si Father Chris nung i-organize namin ang St. Paul editorial 20 years ago. Pero, kuminsan, ang hirap din mag-isip. Parang ayoko na mag-isip. Pagod na ang aking kaluluwa. Pagkauhaw ng spirito. Ah, totoo yun. Ang pari, misa na misa. Kasi kailangan mag-misa. Pero kuminsan, wala sa mood mag-prayer. At minsan nasasabi ko, anyway, nakalimang misa na ako. Prayer na yun. What I do is prayer. Mula sa krus, nais ni Kristong ipakita sa atin, ang uhaw ay bahagi ng buhay. Hindi dapat i-deny para sa isang pari, para sa isang consecrated person. Hindi ho kami mga superhuman. Tulad nyo rin, tao. Kaya nga sana, ipanalangin nyo rin kami. Unawain ng marami.
tayo ay manalangin. Señor Jesucristo Nazareno, salamat sa pagiging tao. Hindi lamang naging daan ng kaligtasan ng iyong kaisa at katulad namin bilang tao, kung hindi itinuro mo sa amin ang larawan ng tunay na tao sa harap ng Ama. Kasama dito ang karanasan ng panghihina, panlulumo, pagkauhaw, pagkasuya, panlalamig, pagtatanong, pagkatuyo. Inaamin namin ito na aming pinagdadaanan. Itinataas namin sa iyo, O Jesus, kaming lahat, lalo-lalo na po mga pari, mga relihiyoso at relihiyosang dumadaan sa uhaw. Sa panahon ng matinding tagtuyot at kadiliman ng buhay, agapayan mo kami ng iyong Espiritu. Gawin mo kaming matapat sa gitna ng lahat hanggang sa aming matawid ang uhaw na ito. Amen. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Your mercy is the rain on the desert of my soul. O Lord, I raise my lifeless eyes and see your glory shine, how your kindness overflows. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. O Lord, your sanctuary calls, I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. Sanctuary calls, I yearn to be with you in the rivers of your love. Though many times I run from you in shame, I lift my hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my melody is you. My hands and call upon your name. For underneath the shadow of your wings, my
The sixth word. When Jesus had taken the wine, he said, "It is finished." And bowing his head, he handed over the Spirit. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Naganap na. Ito ang isa sa mga huling pitong wika ng ating Panginoong Jesus bago siya ng hininga. Naganap na. Naganap na hindi dahil tapos na ang pagbibigay ng kanyang sarili. Naganap na hindi dahil tapos na ang kanyang sakripisyo. Naganap na hindi dahil tapos na ang pinadadamang saya sa mga aba, sa mga ulila, sa mga may sakit. Naganap na dahil na isa katuparan ni Jesus in His perfect obedience ang kanyang misyon, ang iligtas ang tang katauhan, ang iligtas ako at iligtas tayong lahat. Naganap na. Mga kapatid, ang buhay ni Jesus ay ang pagbibigay ng tatlong S. Ano ba yung tatlong S na ito? Sarili, sakripisyo, saya. Pwede ho ba nating ulitin? Sarili, sakripisyo, saya. At sa ganito pong buhay, aking nakita, naisip, at naramdaman na ito ang hamon na ibinibigay po sa akin. Hindi ang maging Jesus, dahil iisa lamang si Jesus. Bagkus ang maging tulad ni Jesus. Sarili. Ako po pala si Father Ramil David Tapang. Huwag po kayo matakot sa apelyido ko. Ako po ay tubong Guagua, Pampanga, no? So, Kapampangan po ako. Ito pong lugar na ito, by the way, ay kung saan isinilang at lumaki ang ika-29 Archbishop of Manila at ang unang kardinal ng Pilipinas. Siya ay walang iba kundi si Rufino Cardinal Santos. Namatay po siya noong 1973. Alam po ninyo mga kapatid, ang taon na 1973, yun ang taon na ako naman ay isinilang. Nanggaling po ako sa isang malaking pamilya. Pito po kaming magkakapatid, isang babae, at anim po kaming lalaki. Ang tatay ko po ay sumakabilang buhay na. Itinaguyod niyo po kami sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga gulong at nagbo-vulcanize, no? Kaya tignan po ninyo ang katawan ko, pati rin yata ako'y na-vulcanize, no? Anyway, ang nanay ko po ay isang simpleng may bahay. Opo, marami kami, pero kahit papaano, masaya. Mahirap, pero kahit papaano, nakakaraos. Kailan ko ba naramdaman ang tawag ng Diyos? One thing for sure, kakaiba ang tawag ng Diyos. Sabi nga, God's ways are not man's ways. Dugtong pa nga ni Propeta Jeremias, "Before I formed you, in the womb I knew you. Before you were born, I set you apart. I appointed you as a prophet to the nations." Ibig sabihin, noon pa pala ako tinatawag ng Diyos. Gayunpaman,
mga kapatid. Naramdaman ko ang kanyang tawag nung ako ay third year high school. Sa papaanong paraan, sumali po kasi ako sa choir, no? Doon sa aming parokya, Immaculate Conception Parish. Naingganyo po ako kasi ang kuya ko, no? Kasali roon at ang saya-saya nila. Lalong-lalo na kapag sila ay nagkakasama-sama. Sabi ko, sama ako. Alam ninyo mga kapatid, hindi biro ang choir na kinabibilangan ng aking kuya. Maliban sa pagkanta at pagdarasal sa simbahan, sila ay laging nagko-concert at sumasali sa mga contest. And take note, nananalo po sila. At syempre, I want to be honest with you, ang nakapag-engganyo po talaga sa akin ay ito. Lagi po silang naglalaro. No? Lagi po silang naglalaro ng basketball, ng volleyball, ping pong at marami pang iba. Ang saya-saya. Ang sabi ko, sama ako. Ang pagsama sa kanila ay hindi madali. Kailangan mag-attend ng practice kada Sabado at Linggo. Dapat walang absent. Pagkatapos ng isa o dalawang buwan, ay dadaan pa sa isang matinding screening. Para bang singing contest. Nandun po ako sa gitna, at lahat po ng members, official members ng New Covenant Choir, ay manunood sa iyo at bibigyan ka ng puntos. Ganun po ang screening sa amin. Parang ang hirap makapasok. Aminado po ako mga kapatid, hindi ganoon kaganda ang aking tinig. Wala ako sa tono lagi. Ang boses po, imbis na pumunta sa Quiapo, pumupunta po ito sa Baclaran. Ay, to make the long story short, bumagsak po ako sa unang pagkakataon. Pero sabi nga ng isang kasabihan, in every struggle is the key to success. In every struggle is the key to success. Pwede ba nating ulitin? In every struggle is the key to success. Pinanghawakan ko iyon. The good news is this, there's always a next time. So, after 2 months, screening time na naman, alam ninyo kung ano ang nangyari, bumagsak na lang ako. Pero, anong sabi sa motto? In every struggle is the key to success. Lumipas na naman po ang dalawang buwan. Screening time na naman. Nando na naman ang panel of judges. Pinakanta sa akin ang mga pyesa. And after that, deliberations were done. And the grand announcement came. Ramil! Kinakabahan ako. Sabi ng aking choir master, ang aming choir master, Ramil, first thing first, bagsak ka uli. For the third time, bagsak ka uli. At alam po ninyo mga kapatid, I felt devastated at those times. Lungkot ako. But wait! Sabi niya sa akin, but wait! There is more. Lalo akong kinabahan. Kasi baka na-reach ko na ang limit ng screening. Sabi niya, hinay-hinay lang. Sandali lang, sabi niya. Anyway, naghintay ako. And finally, the moment of truth. Ramil, you have been with us for almost 6 months. Tagal, no? Perfect attendance. And we saw and felt your perseverance. Because of this, you are already one of us. Wow! Palakpakan to the max ang aking mga tenga. Tinanggap ka namin dahil nakita namin sa iyo ang iyong pagtsatsaga. Your screening is finished already. Wow! Naganap na. O, di ba?
And the rest is history. Ang saya-saya ko nung panahon na iyon, kasama na ako. And as I joined this group, lumalawak rin po ang aking kamalayan na makita ko ang pangangailangan ng aking kapwa. Kasi meron din po kaming outreach program bilang choir. Nabigyan po ako ng pagkakataon na pakinggan ang mga nagugutom, na uuhaw, may sakit, mga ulila. At dahil dito, naramdaman at parang pinaisip sa akin kung hanggang saan ang kaya kong ibigay. Hanggang saan nga ba? Maraming gabi na hindi ako makatulog agad. Naisip ko na parang tinatawag ako na ibigay hindi ang aking 25% na sarili, hindi ang 50%, kundi ang aking 100%. Ang ibigay ang aking sarili, hindi lamang miyembro ng koro, hindi lamang isang, no, isang active member sa simbahan ng Guagua, Pampanga. Nararamdaman ko at naiisip ko na parang sinasabi po sa akin lang may kapal na lawakan ko pa ang pagbibigay ng aking sarili. It's time to level up. Sinabi ko po ito sa aming kura paroko. Ako po ay kanyang tinulungan. Nagdasal po kami at nagnilay-nilay. Dinala niya po ako sa Society of St. Paul. At alam po ninyo ang nangyari. In-screen na naman ako. At alam po ninyo how that it feel, no? Alam nyo, kinakabahan ako. Interview, exam, at marami pang iba. Pinatira pa kami ng ilang araw sa seminaryo. Sabi ko sa aking sarili, bumubulong ako. Babagsak na naman yata ako. Parang nung sumali ako sa choir. Ilang beses kaya ako magtatry. Pwede bang isama sa requirement ang pagiging matyaga? Anyway, natapos po ang screening. This time, tabi-tabi muna po ang motto natin sa buhay. Dahil hindi ako bumagsak. Palakpakan naman dyan. Will, sabi ko, natanggap ako. It was in June 5, 1990, when I made my first step as a seminarian in the Society of St. Paul. Naganap na. Yan ang unang S, sarili. Pangalawang S, sakripisyo. Aaminin ko po, sa aking murang edad, nung ako'y pumasok, 16 years old lang, akala ko madali pagbibigay ng sarili. Akala ko kapag binigay mo ang iyong sarili, tapos na yon. Ang hirap pala. Ang hirap pala. Marami po akong naranasan na sakripisyo. At ang isa sa mga hindi ko malilimutan ay ang pag-aaral sa loob ng seminaryo. Alam niyo po, marami po tayong kasama mga seminarista rito. Sigurado ako, makaka-relate po sila sa akin. Aminado ako, hindi ako ganoon katalino. Oo, matyaga ako, pero aminado ako na hindi sa lahat ng pagkakataon ay pwede ko itong gawing dahilan. Hindi ako valedictorian. Hindi rin ako nabigyan ng honorable mention o kahit special recognition man lamang ng aking dating eskwelahan. Nakakapasa, pero hindi kataasan ang grades. Kaya ang unang sakripisyo na aking naranasan, maliban sa mawalay ako sa aking pamilya at problemang pinansyal, ay ang pag-aaral nga sa seminaryo. Level up ang pag-aaral. Iba na to.
medyo may kahirapan. Also, pardon me for my ignorance. Ang akala ko noon, dahil sa seminaryo ako mag-aaral, ang tanging babasahin ko lamang ay ang Biblia. Paano bubuklatin ang libro sa misa, ang sakramentaryo o ang leksyonaryo? At paano siyempre ang maging mabuting tao? Hindi ko naisip na mag-aaral ako ng Latin. Hindi ko naisip na mag-aaral ako lalo ng algebra at philosophy. Tinanong ko noon ang Diyos, Lord, anong kinalaman ng X and Y sa algebra sa pagpapari? Aro, Diyos ko, ang hirap pala. Kaya ang ginawa ko ay nag-double time or triple time pa sa pag-aaral. Ang siesta ko sa hapon ay ginawa kong study time. Kasama na ang gabi. Ang lights off po namin ay 10 o'clock. Gamit-gamit ang aking flashlight, nag-aaral pa rin ako. Binubuklat ang aking mga libro at notebook. Ay, ang hirap. But then again, nandyan na naman ang famous motto. In every struggle is the key to success. Nag-graduate din ako. Philosophy, theology, naganap na. Pangatlong S, saya. Ako po ay naordinahan noong September 17, 2005. Naalala ko noon, bago ako maordinahan, may nagtanong sa akin, Ramil, bakit ka magpapari? Kagwapo-gwapo mo pa naman. Huwag kayong kukontra, nanay ko po iyon. Gusto kasi ng aking ima na bago ako maordinahan ay balikan ko ang dahilan kung bakit ako pumasok sa seminaryo upang magpari. Napaisip talaga ako noon. Then sabi ko sa aking ima, by the way, nung araw ng aking ordinasyon, yun din po ang kanyang kaarawan. Nay, kasi gusto ko na ang aking naramdaman na saya nung ako ay sumali sa choir ay hindi lang temporary, hindi lang pangmadalian. Gusto ko ang saya ay hindi lang sa panahon na kumakanta ako at kasama ang iilang tao. Gusto ko na ang aking saya ay maging habang buhay at maibahagi ko sa mas marami. Lalong-lalo na sa mga bata. Lalong-lalo na sa mga mahihirap. Lalong-lalo na sa mga may sakit, mga nag-iisa, sa mga taong naghahanap ng masasandalan, sa mga taong naghahanap ng pag-asa. Gusto ko ang saya ay mag-level up sa pamamagitan ng paglilingkod sa Diyos ng buong puso, ng buong isip, at ng buong kaluluwa. Kung sinasabi ng marami na masaya kapag may bagong damit at gadget, nakakapunta sa iba't ibang lugar, may malaking impok sa bangko at marami pang iba. Alam nyo, gusto ko ring ibahagi at ipadama na wala nang hihigit pa na saya na tumugon sa panawagan ng Panginoon na ibigay ang buong sarili kahit may sakripisyo. Dahil ramdam ko at alam ko na may Diyos na kayang ibigay ang lahat-lahat para sa akin, para sa atin. My friends, kung magmahal ang Diyos at ito ang naramdaman ko, hindi lang ganito magmahal ang Diyos, kundi ibibigay niya ang lahat-lahat para sa atin. Nung una, sabi ko, kinatawag nga ba talaga ako ng Diyos? Paano ito? But I realize, when God calls, God provides. And when God provides, He sustains. Ito ang naramdaman ko.
Kung kaya't mga kapatid, ramdam na ramdam ko ang saya. Magiging mapili pa ba ako kung ganito magmahal ang Diyos? Sabi nga ni San Agustin, my heart is restless until it rests. Alam kong marami pang sakripisyo ang aking dadanasin. Alam kong marami pa akong gagawing pagbibigay ng sarili. Pero batid ko at ramdam ko na walang hanggan ang pagmamahal ng Diyos sa akin. Hindi niya ako iiwan, hindi niya tayo iiwan, at magtsatsaga rin siya sa atin. Aalalayan tayo kahit anong mangyari hanggang maganap na ang lahat. Ito ang tatlong S ng aking pagbibigay ng buhay. Sarili, sakripisyo, saya. Tayo po'y manalangin. Panginoon, marami pong salamat sa pagmamahal na ibinibigay mo sa akin, sa amin. Salamat po. Bagkus kami ay makasalanan, patuloy niyong ibinibigay ang inyong sarili. Kahit kayo po ay nagsasakripisyo, ramdam po namin ang inyong saya dahil kayo po ay nagmamahal. Ang inyong salitang naganap na ay hindi nangangahulugang ang pagmamahal po ninyo ay may kondisyon, may limitasyon. Bagkus isang paalala na sa bawat pagsubok ay umaalalay ka. Hindi po kayo umaalis. Naririto ka lagi, yumayakap, umuunawa, nagmamahal, hanggang masabi ko at masabi po ninyo, naganap na. Amen. Landasin
The seventh word. It was about noon and darkness came over the whole land until 3 PM, because of an eclipse of the sun. The veil of the temple was torn down the middle. Jesus cried out in a loud voice, "Father, into your hands I commend my spirit." And when he had said this, he breathed his last. Magandang araw po sa inyong lahat. Magpapakilala ho muna ako kasi baka akalain niyo ho ay ako ay naliligaw na altar server ng mga paring nauna ho sa akin. Ako si Father Paolo Asprer, Angelo Paolo Asprer, at kasalukuyang assistant director ho ng aming publishing. Tumutulong ho ako sa pag-edit at pagsusulat ng mga nililimbag namin sa St. Paul's Publishing. Magpapakilala ho muna ako. Ako po ay lumaki ho, isinilang dito sa Maynila, sa Mandaluyong, sa labas, sa Polymedic Hospital. At ako ho ay lumaki sa San Fernando, La Union, dahil dun ho na destino yung aking tatay. Nagtatrabaho ho siya sa bangko. You know, nandiyan na ba yung mga pictures? You know? Yung picture ho ng aking tatay. Ang aking tatay ho nagtatrabaho sa bangko. Ang aking nanay, graduate ng management. At ngayon, nagmamanage ng bahay. Ang aking kapatid ho, 2 years older than I, former seminarian. At ngayon ho, lumabas ho siya, nagtatrabaho na ngayon sa isang services provider company. You know? Pumasok ho sa loob yung aking kapatid. You know? Kala ho namin na magkapatid, papasok rin ho yung aking nanay bilang madre. You know? Pero dininig ho ni Lord yung dasal ni Mama. You know? Lord, yung isa sa'yo. Yung isa akin. Kaya ho, kasama na ngayon ni Mama ang aking kapatid sa Las Piñas. Marahil ho, narinig ho natin sa huling wika ng ating Panginoong Jesus, hindi ho isang salita, kundi sigaw. Ama, sa mga kamay mo, ipinagtatagubiling ko ang aking espiritu. Our Lord Jesus, He gives entirely and completely Himself to the Father, body and soul. Such supreme act of trust, of surrender, of giving. At alam po natin na natutunan po ito ng ating Panginoong Jesus mula sa kanyang magulang, kay Maria at kay Jose, na nagtiwala sa Diyos kahit hindi ho nila nauunawaan lahat ang plano ng Diyos sa kanila. Kahit hindi ho nauunawaan nila lahat ang misteryo na nagaganap sa kanilang anak. Natutunan ni Jesus magtiwala sa kanyang mga magulang. Natutunan ni Jesus magtiwala the virtue of surrender in His ministry to the people. At ito ho yung sekreto ng ating Panginoong Jesus
sa isang balanced life. Surrender. Marahil ho, maraming beses na ho nasasabi ho natin, Lord, I entrust or surrender everything to you. Lord, ikaw na ang bahala. Lord, ikaw ang mas nakakaalam. Lord, ikaw na ang bahala sa aking nanay, sa aking tatay, sa aking mga anak, sa aking manugang, sa aking mga kaaway. Diba? Naalala ko, meron nun, lumapit sa akin, Father, pinagdasal ko naman yung kaaway ko. Na sana kunin na siya ni Lord. Act of surrender. Ikaw na bahala, Lord, sa aking kaaway. Surrender of our loved ones, even enemies. Surrender of our plans, dreams, ambitions, hopes. Surrender of our passions, attachments, kasalanan, sin. Kami hong mga pare or religious, we are called to a life of surrender. May asawa man yan o single, we are called to a life of surrender. Lord, ikaw na bahala sa amin. Alam mo naman na makasalanan kami, mahina kami, but use us as your instrument. Sa buhay ko ho bilang batang pare, iba-iba ho yung mukha ng pagsuko, ng pag-aalay at ng pagpapaubaya ng sarili sa Diyos. At masasummarize ko ito sa dalawang termino. Una, surrender as gift. Biyaya ng Diyos at regalo natin sa ating sarili. At ikalawa, surrender bilang tugon natin sa biyaya ng Diyos. Una, surrender bilang biyaya ng Diyos sa aking pagpapari. Una ko hong natutunan yung lesson ng surrender nung mamatay ho yung aking tatay. When my father, nung buhay po siya, I would say it was a good and comfortable life. Childhood. Pero ho, namatay yung aking tatay. He died of heart attack, 49 years old. And at that moment, we learn how to surrender to God. Lalong-lalo na yung nanay ko. A woman of deep faith, of trust. Sa Biblia ho, sinasabi na malapit daw yung Diyos sa mga balo at mga ulila. Sinasabi ni Yahweh, kung wala kayong tatay, ako ang magiging ama ninyo. I will protect you. My people will provide for you. And true enough, nagpalaki ho ang pasasalamat ko sa aking mga kamag-anak. Ang aking lola, aunties, uncles, natapos ho kami sa pag-aaral because of them, because of their help. As widows and orphans, wala ho kaming choice but to accept this gift of surrender. Or meron rin ho kaming another option. Bilang ulila, pwede ho kaming magalit sa Diyos. Pwede ho kaming maawa na lamang sa aming sarili. But we chose the first option. We accepted God's gift of surrender. Kaya ho dito ho, nagsimula yung aking bokasyon na pagpapari. My family has been blessed by God through the generosity of my relatives. Why not serve Him? Doon ho nagsimula yung aking pagiging sakristan sa parokya. Noong fourth year high school ho ako, nag-exam ho ako at nag-enroll sa UST, BS Bio. Gusto ko ho maging doktor, katulad ho ng aking mga auntie at uncle. Pero sabi ni Lola, naku, sana yung isa sa mga apo ko ay magseseminaryo rin.
ako na bahala. Sabi rin na kapatid ko, sige, try mo, one semester. Alam niyo ho, I withdrew my credentials sa UST. Sabi ko, sige, itry ko, one semester, papasok ako sa St. Paul. At dun ho, nagsimula kami 13 na seminarista, year 2000. And after 14 years, ako na lamang ho ang natira. Kinawaan talaga ni Lord ang aming batch. Yun po, vocation as a gift. Nawalan ng tatay yung aking family, pero napalitan ng isang spiritual father. Surrender, it is the best gift that we can give to ourselves. At alam po natin, just like any gift, surrender comes to us with many surprises. Paano nga ba ang mag-surrender sa Diyos? Una, to surrender is to follow God's lead without knowing where He is sending you. Susundin mo si Lord, pero hindi mo alam kung saan Kanya dadalhin. Minsan ho, niyaya ho ako ng isang kaibigan. Sabi niya, libre ka ba? Free time ka for a blessing? Sabi ko, yes. Hindi ko na ho tinanong kung anong klaseng blessing. Habang dun ho ako nasa sasakyan na ho kami, sabi ko, ano ba ito? Blessing. Blessing daw ng condo. Kala ko bagong condo. Pero yung condominium na ho na yon, ginamit ho ng isang kulto. Kaya ho pagdating ko, may mga tela, may karayom, may buhok. Sabi ko, anong gagawin ko dito bilang isang bagong pare? Of course, I would just simply bless the place and ask them to see an exorcist. Diba? To exorcise the place. Susundin mo si Lord, pero hindi mo alam kung saan Kanya dadalhin. Ikalawa, to surrender is to wait for God's timing without knowing when it will come. Hihintayin mo ang timing ni Lord, pero hindi mo alam kung kailan darating. Kailan nga ba talaga? December 8 ho, perpetual profession ko. I became a fully fledged member of the Society of St. Paul. Sabi ko, Lord, Mama Mary, kayo na ang bahala. Gusto ko ma-ordain. Marian date rin. So na-ordain ho ako na deacon March 25. December 8, perpetual profession. March 25, Our Lady of Annunciation. At dumating ho yung September. Akala ko, ma-ordain ho ako ng September. Pero ho, namatay ang aming superior general. Sabi ho sa akin ng mga kasama ko, lagot ka. Baka yung application letter mo ang kinamatay niya. So sa madaling sabi, na-postpone ho ang aking ordination. Pero December 7, on the eve of the Immaculate Conception, I was ordained by Archbishop Socrates Villegas. December 8 was my first Mass at the sanctuary. Surrender, hihintayin mo ang timing ni Lord, pero hindi mo alam kung kailan darating. Ikatlo, to surrender is to expect a miracle without knowing how God will provide it. Umaasa ka ng himala kay Lord, pero hindi mo alam kung paano niya ito ipagkakaloob sa iyo. December 7, the day of my ordination. Signal number 2, Typhoon Hagupit o Ruby. Sabi ko sa aking prayer, Lord, sana naman maghimala ka. Sana dumating si Archbishop Villegas. Alam niyo ho, hindi lamang ho si Archbishop Villegas ang dumating. Pati ho yung mga kamag-anak ko sa ibang bansa, nakarating. Pati ho yung lechon, kahit may bagyo, nakarating rin. Ika-apat,
To surrender is to trust God's purpose without understanding the circumstances. Nagtitiwala tayo sa Diyos kahit hindi natin lahat nauunawaan. Many times, we would be invited to celebrate Mass, you know, funeral Mass. Kuminsan, malalaman mo yung storya ng isang pamilya, sunod-sunod na trahedya, nasakuna. Lord, wala akong masabi sa homily ko. You know, ikaw na bahala to comfort this family in your own way. And the Lord has His own ways to comfort the family. Ikalawa ho, surrender hindi lamang ho regalo ng Diyos, biyaya. Surrender is a ring decision that we have to do every day. A discipline, a way of life. Minsan ho, lumapit sa akin yung isang mama. Sabi niya, I agree with you, Father. I agree with you completely. Kailangan lamang ng tiwala. The trust is everything. But I simply cannot get there. I simply cannot get there. Alam ko naman sa aking isipan, kailangan magtiwala. Pero nahihirapan pa rin ako maniwala at magtiwala. Alam ho natin yan. Mahirap ngayon magtiwala. Anywhere we go, there is the culture of fear, the culture of distrust, self-protection. Sabi nga nila, madali daw, maaring madaling magpatawad. Pero magtiwala muli sa isang tao, aba, it's another story. Many times, I find myself in my priestly vocation as a young priest, you know, mahirap rin magtiwala. I find myself divided. A part of me wants to be in control, but a part of me wants also to let God. A part of me wants to cooperate with God's will, but a part of me, Lord, pwede ba nating i-delay? I-delay. Kaya nakaka-relate ako kay San Agustin sa panalangin niya. Lord, gusto kong bumait. Gawin mo ako isang mabait, holy priest, but not yet. Trust, surrender, araw-araw na desisyon natin sa buhay. Let me share with you another story of surrender in my vocation journey. Year 2016 ho, I was graced indeed by God to join this pilgrimage sa Holy Land. At isa ho sa mga itineraries ho ng pilgrimage is to climb Mount Sinai. Mount Sinai, which is a moderately high mountain, 7,947 feet. Nagsimula ho kaming akyatin yung Mount Sinai 10:30 ng gabi. So napakadilim at napakalamig. At meron ho kaming choice whether we would walk, lalakad ho kami, o gagamit ng camel. Camel, camelyo. So we decided both. Maglalakad at sasakay ng camelyo. Alam nyo ho yung road, papunta ho dun sa tuktok, it's a bit steep and rocky. Sabi ho nung aking Bedouin guide, trust your camel. Learn how to trust your camel. Sa loob-loob ko, tao, magtitiwala sa hayop. Trust your camel. Yung mga camel ho, sabi nila, mas nakakakita sila sa dilim. Kaya huwag mong i-dediretso yung flashlight sa kanilang mga mata.
camels, they can see more clearly in the dark. At yung mga camels, they have special eyes. Na kahit ho, nakapikit ho sila, nakakakita pa rin sila. So they can travel through blinding sandstorms. So yun ho. Pero ho yung aking camel, kakaiba ho siya. May lahi hong kabayo. Ang bilis-bilis niya ho. Bilis-bilis niya ho maglakad. Naiiwan na ho yung ibang mga kasama ko samantala itong camel ko, alam niya talaga kung saan patungo sa tuktok ng Mount Sinai. At gustong-gusto pa niya pumunta sa gilid, yung makikita mo yung bangin. Pero laging nasa isipan ko, trust your camel. It knows its way. Indeed, along the way, I learned how to trust my camel. Instead of looking downwards, makikita mo yung bangin, o kaya sidewards, I learned how to look upwards. At doon nakita ko, the moment na binitawan ko, yung, kumbaga, I loosen up yung hawak ko doon sa camel, the moment I did that, I look up the skies, it's a blanket of stars. Shooting stars. Sabi ko, Lord, siguro ito yung gift mo sa akin. You know? Lesson of surrender. Gift mo sa aking anniversary. Sabi nga ni, sino nga ba yung physicist, si Stephen Hawking, remember to look up the stars and not at your feet. I can say sa aking buhay pagpapare, I'm still a toddler priest. Marami pang pagdadaanan. At this point of my life, I haven't fully surrendered myself to the Lord. Marami pa rin akong takot. I still have many fears, doubts, insecurities, shadows. Marami pa rin bahagi ng aking pagkatao. Lord, akin lang muna ito. Saka ko na ikaw patutuloyin. But God Himself continues to show me the true joy, tunay na kaligayahan, tunay na kalayaan. It can only come from surrender. At masasabi ko ito dahil naranasan ko ho. Nandiyan na ba? Yung host. Picture? Nag-celebrate ho ako ng mass sa mga madre. It was a month before my anniversary, November 7. Nakikita niyo po ba? Nakikita niyo yung courting heart? I can say that it's not a miracle, but it is God's revelation to me. Nag-celebrate ako ng misa sa mga madre, tapos napansin ko ho, dun sa hostia, ay dun sa chalice, eh meron hong hugis puso. Yun ho yung reflection ng light bulb. And then, I took a picture of it. Pinakita ko sa mga madre. It's a beautiful experience of mine na siguro dadalhin ko. Every time I celebrate the Eucharist, I surrender everything to the Lord, my strength, my weaknesses, my loved ones, and the remaining years of my life as a priest. Siguro magandang tanungin natin, ano kaya this Lent and Easter season? Who are we willing to let go? To surrender to the Lord. Ikalawa, what are we willing to let go and surrender to the Lord? It is how we embrace
the uncertainties of our life that would lead us to the great transformation of our souls. It is in the surrender of people, of things, of past hurts, of sins, that we truly receive the joyful gift of the Lenten Easter season. Amen. Manalangin po tayo. Ang ating pong panalangin ay batay sa isang kanta. Kunin mo, O Diyos, at tanggapin mo ang aking kalayaan, ang aking kalooban, ang isip at gunita ko, ang aking pagkamalikhain o anumang kinahihiligan, at ang lahat ng aking kinahuhumalingan. Kunin mo ang lahat ng aking tagumpay at maaaring may pagmamalaking propesyon o hanap buhay. Kunin mo maging ang pinakaiingatan kong relasyon, mga matalik na kaibigan ko sa buhay, mga pinakamamahal ko ng lubusan. Kunin mo, O Diyos, ang lahat ng anumang meron ako at itinuturing kong akin. Mula sa iyo ang lahat ng ito, muli kong handog sa iyo. Kunin at tanggapin ang mga alay at biyaya, sapagkat ang lahat ng ito ay nagmula sa pagpapala mo. Gamitin mo, Panginoon, ayon sa kagustuhan mo. Wala na akong ibang hinahangad, Panginoon, kundi ang pagmamahal at pagpapala mo. Amen. Tayo po'y nakinig sa mga kwento ng pitong huling wika ng ating Panginoong Jesus. At nakita natin ang kwentong ito'y nagbukas ng maraming kwento. Kwento ng mga pari, kwento ng bokasyon, kwento ng mga relihiyoso at mga relihiyosa. Hayaan niyo pong tapusin ko ang kwentuhan natin sa pamagitan ng isang huling kwento. Ito po'y kwento ng aking classmate sa Loyola School of Theology, si Monsignor Clem Ignacio, dating kura paroko ng National Shrine ng Sacred Heart, kung saan nariroon ang community ng Society of St. Paul, dati ring rektor ng Minor Basilica ng Quiapo. Sa panahon niya ginawa ang replika ng Nazareno, napagkasunduan na hindi karaniwang replika ang gagawin, kung hindi ang tawag po nila doon ngayon ay composite image. Inalis ang original na ulo mula sa original na katawan. Ang original na ulo ay hinulmaan ng bagong katawan upang manatili na sa altar. Ang original na katawan ay ginawa ng bagong ulo upang siyang dalhin sa mga prosesyon ng translasyon. Ang sabi ni Monsignor Clem, nung ipakita niya ang bagong katawan kung saan itsasalpak ang original na ulo ng Señor Nazareno, humirit ng komento ang mga deboto. Sabi daw nila, Monsignor, ang Nazareno, nahihirapan, nagpapasa ng krus, pero sa pagkakagawa ng orihinal, nakataas ang ulo. Tuwid ang balikat kahit sa bigat ng krus. At tumatayo. Hindi po nakaluhod. Tumatayo ang Senyor.
Sabi niya, mula noon, naging inspirasyon yun sa kanya upang tignan ang diwa ng tunay na debosyon kay Jesus sa krus. Palagay ko ho ang pitong huling wika ni Jesus at ang kwento nito at ang kwento natin kaya pinamagatan naming me, myself, and others kasama si Kristo nagpapakita sa ating ang pitong wika ay hindi mga wika ng pamamaalam, kung hindi wika ng pagtayo, wika ng pagtawag, wika ng pagsunod. Sana po ito ang naging biyaya ng Senyor sa inyo sa pakikinig sa pitong wikang ito. Sa mga pari at kasamahang kumparing nagbahagi ng kanilang mga kwento, sa mga pari at seminarista na nasa likod ng kamera sa mga sandaling ito, sa inyong lahat na nakisama sa pagninilay at kwentuhan, at lalo higit sa lahat sa Senyor na naging kasama natin sa kwentuhan, ibigay natin ang ating tauspusong pasasalamat at pagpalakpak. Pagpalain ho tayo ni Jesus, Señor Nazareno. Thank you. Sikat ng Na malinaw, dagat na bughag.